Huwag kalimutang mag-subscribe para sa latest chismis in town, mga Mars. Baby bump ni Julia Montes kita na daw sa bagong pictures nito, Coco Martin nakabakod. Patuloy pa ring iniintriga na nagdadalang tao ang former child star na si Julia Montes, usap-usapan sa social media na buntis daw ulit ang aktres sa bali-balitang nobyo nito na si Coco Martin. At nabuhay muli ang balita nang dumalo si Julia Montes sa Thanksgiving dinner ng FPJ ang probinsyano, matatandaan na nito lamang ay nagtapos ang 7 taong show ni Coco Martin. Sa huling episode nito ay nagtagpo muli ang landas ng karakter ni Coco Martin at Julia Montes. Matatandaan nang biglang mawala si Julia Montes sa show nitong Mayo, kahit na siya ay pinakilala bilang huling pag-ibig raw ni Cardo Dalisay. Ang kanyang pagkawala ay mabilis nagsindi ng chismis na marahil siya ay nagdadalang tao ulit, dumagdag pa sa usap-usapan ang post ni Julia sa Instagram matapos niyang mawala. Sabi ng mga netizens, kapansin-pansin ang paglaki ng dalaga. At tila din tinatago niya ang kanyang tiyan. Maliban doon, marami ring online users ang nakapansin sa singsing niyang suot, na pinagmulan ng balita na marahil engaged na rin ang dalawa. Muli ulit itong nabuhay nito lang nakaraang araw nang mapansin muli ang malaking diamond ring na suot ni Julia Montes. Bagamat bago pa man ang usapang engagement, meron na ding balita na kasal na ang dalawa matapos makitaan si Coco Martin na may suot na singsing sa lamay ni Susan Roses, na namatay nitong Mayo. Sa kalagitnaan ng mga usap-usapan, nag-share si Julia Montes ng cryptic post. Sabi niya, "Just because you didn't post it online, it doesn't mean it never happened. Some of the best memories can be found in private moments." Matatandaan na noong isang taon, inamin ni Julia Montes na siya ay meron ngang karelasyon. Ngunit mas gusto niya daw maging privado ang kanyang love life. "This time, gusto ko yung akin. Akin. So, ayoko lang i-share for the sake of, pa-mysterious lang," sabi niya. "It's more of I'm just protecting my own happiness. Ang atin, atin. Pumasok tayo sa trabahong to na magulo. Huwag na nating paguluhin pati yung atin, it's just a personal choice. Personal choice namin yun. So, might as well. Oh, anong alam nyo? Okay. Kung anong alam nyo, okay po. Yun na lang," dagdag pa niya. February nang e-describe ni Julia Montes ang ailment niya. Sa lie detector test game, binigyan ni Boyet Ami, asawa ni Dimple Romana, ang batang aktres ng mga pamimilian, lalaking nakasando or leather jacket, mestizo or moreno, matangkad o sakto lang, Inglesero o Makata, and Manila boy o probinsyano. Doon pinili ni Julia Montes ang leather jacket, moreno, sakto lang, Makata, at probinsyano. Ngunit lahat ng sagot niya ay untrue, daw sabi ng lie detector test, sabi tuloy ni Julia Montes, "Yari ako." Noong mga panahong iyon, madalas makitang magkasama si Julia Montes at Coco Martin. Mula sa vacation trip sa Boracay hanggang sa mga tindahan na bilihan ng kampang equipments, pati na rin mga baril. Matatandaan na noong 2020 nang mag-viral ang photo ni Coco Martin dahil napansin ng netizens ang feed ng bottle na nasa likod niya. April ng 2019 nang maging usap-usapan na ipinanganak ni Julia Montes ang kanilang unang anak. Bago ang taong iyon, nagdesisyon si Julia Montes na mag-break sa showbiz para raw mag-spend ng time sa kanyang ama. Kahit hindi nakikita si Julia Montes sa telebisyon, active pa rin siya sa social media. At marami pa ring netizens ang nagko-connect na magkasama ang dalawa sa iisang bahay dahil ang background sa mga litrato ni Julia Montes ay tulad daw sa bahay ni Coco Martin.
Unang nagkatrabaho si Julia Montes and Coco Martin sa 2012 series na Walang Hanggan, kung saan nagsimula ang usapan na may namumuong relasyon sa kanilang dalawa. Ay, hindi eh. Ano po eh. Minsan, nung umpisa awkward. Kasi malalim yung pinagsimula namin eh. Dahil nagkasama kami ni Jules noon, hindi pa sa ABS-CBN, may iba pang show. Ano pa siya ng bagets? Mga 14? 13-14. Mga pa rin naman ba? Hindi, siguro mga 21. Okay. Tapos nagtangka ako sa kanya. Hindi, nagtangka mong bola, na-reject ako. Tapos after that, nakita na kami noon, sa Walang Hanggan. Dahil na-reject ako before, parang feeling ko, ganun na. Siyempre masungit ako nung unang mga promo shoot, ganyan. And then after that, nung ako na yung masungit sa kanya dahil feeling ko na-reject niya ako, naramdaman niya na nagsishoot na ng Walang Hanggan, nag-start na kami. Bakit parang hindi kami okay? Bakit parang every time na may eksena, feeling niya, sinusungitan ko siya. Tapos one time, nagkaroon ng parang party, ganun. Parang nagkukwento ko kay Miss Don, tapos ina-advise naman siya ni Miss Don about sa character niya, na ganyan-ganyan, na dapat kahit bata yung role mo, iparamdam mo dito na matured ka, kasi hindi ikaw dito si Mara o si Julia, ikaw dito yung character mo. Tapos sabi ko kay Miss Don na, nga po, hindi ko nararamdaman yung chemistry namin, feeling ko parang wala, parang ganyan-ganyan. Pero honestly, ko lang yun, kumbaga parang pang-motivate ko lang yun para para makaganda sa kanya. And then after that, nakita ko naman nag-effort. Actually, nung meron kaming promo shoot noon sa Walang Hanggan, meron yung turo-turo kunyari. Tinuturuan ko siya, turo mo, sinusungitan ko siya noon. Tapos siya naman bilang bata, ano ba ito? Bakit ganun? Ba't parang ang awkward? Ba't parang ang sungit? Parang hindi kami komportable sa isa't isa. And then after that, nung tumatakbo na yung taping, naramdaman ko siya na yung nag-e-effort, bumaliktad na yung sitwasyon. And then after that, habang nag-taping, nakilala na kami isa't isa, ganyan-ganyan. Tapos parang in-acknowledge na rin namin kung ano man yung nakikin dati, yung past, ganyan-ganyan. And then yun, naging komportable na kami hanggang sa dumami yung show, tapos sumaba na yung yung tumakbo na yung Walang Hanggan. Naging komportable na kami sa isa't isa kapag magkatrabaho kami. Kaya siguro yun yung nakikita sa amin ng Coco Jewel, ng mga fans namin, na pag magkasama kami yung chemistry, pero kadalasan kasi sa umpisa nagkakahiyaan kami. Siguro yun nga, bilang yung personalidad namin, parang kami mahihiyain. Kaya medyo pag sa umpisa, parang hindi agad yung swak na parang nag-gel eh. Parang medyo may awkward, pero ang ganda doon, pag nakabuelo, kumbaga parang diesel eh, pag nakabuelo, doon lalo, pag nag-iinit na, doon mo na nakikita yung chemistry. A moment in time, yung comfortable na kami. Doon lang sa lola niya, hindi. Banting sarado eh. And then saka sabi nga nila, diba, mas makikilala mo yung tao kapag nakasama mo siya everyday. Hindi yung after work, tapos na. Eh yun kasi dahil everyday magkasama kayo, mas nakilala ko yung totoong Rodel. Super maalaga kasi talaga siya. Siguro lang, huwag kang masyadong mag-worry kung ano yung kailangan gawin. I'll try my best. Best mo kay Julia. Do your best. Actually, wala naman. May expectation, alam ko, magagawa niya, may deliver niya. Sabi ko nga, dahil alam ko, isa siya sa pinakamahusay na artista natin dito sa ABS-CBN. Siguro yung maramdaman ko lang naman yung suporta na nandyan siya. Yun, sobra-sobra na yun sa pasulit na sulit na yun sa lahat ng pagod at hirap na pinagdadaan ko. Iniimbitahan po namin kayo sa Kona. Ayan pa mga kapamilya, iniimbitahan po namin kayo sa panibagong yugto na naman po ng Ang Probinsyano. Abangan po ninyo ang bago naming kwento. Isiguraduhin po namin na mas magiging kaabang-abang at maraming salamat po sa lahat ng inyong pagmamahal at support ang ibinibigay sa FPJs Ang Probinsyano. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa latest chismis in town mga Mars.